Na-stress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag, o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Kung ikaw ay nasa stress na, huwag itong ibaling sa kanila. Tandaan, anuman ang iyong reaksyon ay maaaring makaapekto sa kanilang emosyon. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Basta siguruhing protektado ka laban sa COVID-19. Magdala ng good vibes sa bahay. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Sundin ang mga sumusunod na tips kung paano alagaan ang kapamilyang hinihinalang may COVID-19. Ang mga kapamilya na hinihinalang may COVID-19 ay dapat manatili sa loob ng hiwalay na silid ng bahay. Ihiwalay ang mga kagamitan ng kapamilyang hinihinalang may COVID-19. Magsuot ng face mask at gloves habang inaalagaan ang kapamilyang naka-quarantine. Gamitin ang teknolohiya at social media upang makipag-usap sa kapamilyang naka-self-quarantine. Kung lumala ang kanilang kalagayan, pumunta ka agad sa pinakamalapit na ospital.
Okay. So, what's the given? Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa ating mga kasama sa media. Kapon ng Transparency Media, thank you for joining us ngayong araw ng Miyerkules. Salamat for joining us dito sa ating kwentuhan sa V Cafe at Dole. Medyo mahaba yung ating naging vacation. We missed Friday and Monday editions of V Cafe at Dole. But we're back. We're back. Magandang hapon din po sa ating mga kababayang manggagawa na nasa iba't ibang sulok ng mundo. And of course, to our colleagues in the Department of Labor and Employment na nasa iba't ibang post across the globe. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat ang mga kayong sulok ng mundo naroon. At siyempre, ibang nasa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. At yung mga manggagawa at saka mga kasama sa Department of Labor and Employment na walang kapaguran sa pagtugon sa pangailangan ng ating mga kababayang manggagawa. Ano man ang mga pangailangan nila, nandyan po ang Dole upang kumagapay sa inyong mga pangailangan. Lalo na sa panahong ito, sa patuloy na pananalasa ng pandemya sa buong mundo. Kamusta po kayo? Sana po lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan, free from COVID, kahit patuloy pa rin ang pagdami ng bilang ng apektuhan ng COVID in various parts of the globe. We are streaming live mula po dito sa Department of Labor and Employment. Ito pa ang inyong regular na kwentuhan dito sa V Cafe at Dole. Update po muna tayo ngayong Miyerkules ng hapon. Update sa mga kaso ng COVID across the globe. Sa Lebanon po, 6,109 bagong kaso ng COVID. Sa Kuwait, 4,825, samantalang sa UAE, 2,792 new cases of COVID. Sa Israel, 6,586
ang pinakahuli po dito sa Israel, yung po ating embahada nag-lockdown. Kasama po ang ating polo at ganang ka-lockdown. Dahil po may mga kawani po ng embahada ang na impact ng COVID. Okay. Hanggang katapusan sila, hanggang katapusan po yung kanilang lockdown yan sa polo in Israel, sa embassy in Israel. Samantalang sa Taiwan, 66 new cases. Sa Malaysia, 2,342. Sa Japan, 18,434. Sa Singapore, 1,165. Sa Hong Kong, 11. At sa Europa, isang bahagi ng Europa, ang Italia, 180,426 ang bagong kaso ng COVID po diyan sa Italia. Samantalang ang bilang po ng ating mga kababayang nakabalik na dito sa ating bayan mula sa iba't ibang sulok ng mundo, umabot na po ng 890,543. Kulang-kulang na lang po ng 10,000 at 900,000 na po ang ating mga kababayang OFWs na nakabalik, na ihatid na po sa kanilang mga lalawigan. Yan po, of course, ay matapos silang matulungan ng ating pamahalaan dumaan sa quarantine, bigay ang kanilang pangailangan while in quarantine, and eventually they were tested negative sa COVID, kaya naihatid na po sila sa kanilang lalawigan at ngayon po ay kapiling na ng kanilang mga mahal sa buhay, ating mga kababayan OFWs na napilitang umuwi dahil po sa COVID. 890,543. Yan. Sa retsyada ng servisyon tupad, wala pong humpay. Tuloy-tuloy po ang ating servisyon tupad, lalo na doon sa Visayas at Mindanao na hindi pa po nakakabangon. Karamihang malaking bahagi po ay hindi pa nakakabangon, lalo na yung mga sinalanta ng bagyong Odette itong bago magpasko. At may madami pong developments sa ating kalarangan ng paggawa. Dahil po alert level 3 pa rin po ang kalakhan ng ating bayan, lalo-lalo sa NCR, mga kalapit na lalawigan, alert level 3, kaya ang ayuda po ng pamahalaan ay na plancha na, pero bago natin tawagin ang ating panawin, gusto lamang po namin bigyan pansin. Ito po sinasabing reactive po ang pamahalaan sa pagtugon ng pangailangan ng mga gawin. Hindi naman po totoo yun. Ang katunayan po niyan, ang pamahalaan po nagsiset ng direksyon upang tugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan. Ang I am particularly referring doon po sa komento ng ilan na huli na daw po i-clarify ni Secretary Bello ang hinggil sa usapin ng exempted sa no vaccine no ride policy ng pamahalaan. Hindi po totoo, hindi naman po kasi yung Department of Labor ang tagapagpatupad ng no vaccine no ride policy. Ang katotohanan po niyan, naka-spell out po doon sa guidelines ng no vaccine no ride policy na exempted po ang mga manggagawa dyan sa patakanan na yan. Kaya nais po namin, nalulukot po kami na may mga ganyang kritisismo na matapos na ilinaw nga po ni Secretary Bello ang patakarang yan, napuna pa sinasabing bakit ngayon lang nililinaw. Sinasabi po namin, klaro po sa pagka-spell out ng guidelines sa pagpapatupad ng no vax, no ride policy, malinaw po na from the very start, exempted po ang mga manggagawa sa patakaran niya. At speaking of, at dyan po ay pinapatupad dahil alert level
alert level 3 at ang dahilan po niyan ay upang makatulong na maibsan ang paglawak, pagdami pa ng bilang ng infection ng COVID. At kasabay po niyan, of course, ang tulad ng sinasabi ko, at tulad po ng inano si Secretary Bello early this week na in-spell out na rin po yung guidelines para naman sa panibagong pagpapatupad ng ayuda para sa formal sector workers na apektado nitong alert level 3 at posible pang maapektuhan kung sakali man na itataas pa ang alert level dito sa NCR at iba pang bahagi ng Pilipinas. Kaya ngayon pong hapon, fresh from the meeting with the senior officials, kasama po natin walang iba kundi ang napakasipag po, napakabait na Assistant Secretary in charge of local employment. At siya din po yung umuupo sa madaming interagency task force. Sa totoo lang, lahat na yata ng task force, sinupuan nito. Ganyan po siya kasipag. At sa totoo lang, siya din yung isa sa mga pulong abala dun sa pagpapatapos ng ating OFW hospital dun sa San Fernando, Pampanga. Kaya lang, naisan ako nito. Nung walkthrough, inuwanan ako mag-isa dun. Pero ngayon ako isinalang-salang, itapos siya pala'y wala. Anyway, magandang hapon sa iyo, Assistant Secretary Nikki Tutay, ang concurrent director din po ng Bureau of Local Employment. Good afternoon, Asik Nikki. Kumusta po? Good afternoon, Director Rolly. Parang ang lalim ng hugot mo. At sa lahat po ng ating mga kasamahan sa media, magandang hapon po sa inyong lahat. Bahagya lang yung hugot na yun, Asik. Ma'am, fresh from the meeting with the secretary this morning, ano na po ang guidelines na ipatutupad ng ating department para po sa muling pag-avail ng ating mga apektadong manggagawa dito po sa tinatawag natin, dito sa isang flagship program natin, ang COVID-19 Adjustment Measures Program. Asik Nikki, please. Okay, salamat Director Rolly. So, yes, tama po kayo. Naipresenta na po natin sa ating Kalihim Bebot Belyo at ang mga DOLE senior officials ang proposed guidelines po natin para sa COVID-19 Adjustment Measures Program 2022 or CAMP 2022 for short. So, ito po, inilatag po natin yung mga eligibility requirements and mga documentary requirements na kinakailangan po sa pagpapatupad noong ating CAMP 2022 na una na pong naipahayag ng ating kalihim na meron po tayong 1 billion para po dito sa CAMP for this year and for those who will be affected by areas in areas affected by the declaration of alert level 2 at maaring meron pang declarations ng alert level 4 at wag naman sana tayong umabot sa alert level 5. So dun po sa CAMP 2022 kung saan meron po tayong inilaan na 1 billion funds ay i-open po natin yung application po natin anytime soon kapag napirmahan na ni Secretary kasi kanina tayo ay nag-present pa lang. So ibibigay na natin sa kanya yung adjusted version of the guidelines based on the agreements of the senior officials kanina. By tomorrow po siguro or by ano ba ngayon? By Friday baka po pwede na po natin na ma-publish ito sa newspaper of general circulation and hopefully starting po next week tayo po ay mag-open na ng ating system for application of CAMP for the formal sectors affected by level 3 onwards or even higher. Yung pong mga una po, 5,000 pesos one-time financial assistance pa rin po ang ating ipamimigay under the CAMP banner. And then, ito po ay para doon sa mga manggagawa na naapektuhan po ng alert level 3. So, naunang naideklara halimbawa po yung National Capital Region ng January 3. So, lahat po ng mga affected na workers ay po pwede po. And then, sa ibang lugar, ibang region,
Yung iba kakadeklara lang nila halimbawa ng January 6 o kaya ng January 8. So it would really depend on the date that the Alert Level 3 has been announced and effective. At may duration din po yan. So kung halimbawa ang NCR ay naging Alert Level 2 na by February, so yung cut-off po natin doon sa period ng Alert Level 3 ay hanggang January 31 lang. Pero kung halimbawa biglang na-elevate at wag naman sana to Alert Level 4, so continuous pa rin po yung magiging assistance po ng DOLE under the CAMP program. Pangalawa po, yun pong mga affected workers, we have to define what who are the affected workers. So, ito po, uunahin natin sa priority yung mga manggagawa na naapektuhan po ng permanent closure or retrenchment. So, naiulad po ito ni Secretary Bello kahapon na meron tayong mahigit 11,000 na workers who are affected by permanent closure of the establishments or by retrenchment. And meron pong mga kasama din po sa aayudahan natin or bibigyan ng financial assistance yung mga manggagawa under the temporary closure. So sa ating tala po as of January 15 may mahigit 2,000 po na apektado ng temporary closure when Alert Level 3 was declared po. So yun po yung coverage po natin. And then in terms of the documentary requirements, we maintain po yung kanilang submission ng report sa ating online system. So if you are in the system, we have a way of verifying your records with us. So that's one. And then pangalawa po, yung latest payroll or any alternative documents. Kasi alam naman po natin based on our experience in Bayanihan 1 and 2, hindi po lahat ng companies, lalong-lalo na yung mga micro and small enterprises, ay merong maayos na sistema ng pagpapasahod. So po, pwede na rin po yung any proof of payment of wages via their logbook, o kaya yung employment contract, o kaya po yung cash voucher or petty cash, yung authority to debit account sent by the employer to the bank as approved na sila po ay parte nung ating mga kumpanya. And then pwede rin po yung alpha listing ng SSS, ng PhilHealth at ng Pag-ibig. And of course, kung sila po ba ay nandoon sa listahan recently ng 13th month pay na isinasubmit din po ng mga kumpanya sa Department of Labor and Employment. Ang atin pong mga individual workers ay po pwede rin pong mag-apply kung sakasakali po na hindi po sila naisama ng kanilang mga kumpanya doon sa mga naapektuhan muna. So sa for individual workers po, po pwede na po yung duly notarized proof of unemployment kagaya po ng certificate of employment, yung mga notice of termination, notarized affidavit of termination of employment or notice of a temporary layoff which are included in the period in which Alert Level 3 was announced. Okay, or become effective. So, ang atin pong application system nasa reports.dole.gov.ph. This is the same as the application facility po ng CAMP under Bayanihan 1 and 2. I think I'll stop from there, Director Rolly. Okay. Yun lang. Ulitin ko lang, Asek Nikki, ano? Ang mga makikinabang dito ay ang mga manggagawa na naapektuhan ng deklarasyon ng Alert Level 3 starting from the period na nadeklara ang Alert Level 3 sa kanilang lugar. Yes. Sa NCR, kung ito ay nag-umpisa noong January 3, yung naapektuhan from January 3 onwards.
And in other areas outside of the National Capital Region ay kung kailan nag-umpisa ang alert, ang higher alert level sa kanilang mga lugar. Yes, yeah. That's correct po, Director. All right. At ang proseso ng pag-apply as a CNICI ay katulad pa rin ng dati, ang magsasubmit ng mga documentary requirements ay ang kanilang mga employers to facilitate speedy processing ng kanilang ng ayuda, no? So isang bilyon as a CNICI, mga ilan daang libong manggagawa ang ating maasahang matulungan dito? Close to 200,000 po ang pwedeng maabot ng ating 1 billion pesos na camp. Pero Asek, kung tulad nga na sinabi mo, wag naman sana, pero just in case, mag-escalate pa hanggang alert level 4 at mas marami yung maapektuhan, Asek, meron bang maidadagdag na pondo ang department? Yan po ang titingnan muna natin dahil alam naman natin na marami rin pong programa na ini-implement ang DOLE. Nabanggit din po kanina ni Secretary Bello na meron din po, i-implement din po natin yung ACAP, yung tulong po natin para sa mga naapektuhan din ng pandemya na mga overseas Filipino workers who have been either repatriated or still on site. So, yung ang kailangan lang maintindihan din po ng ating mga kababayan ay una, limited yung funds po natin at ito ay under the general appropriations funds. Unlike before po na malaki yung pondo natin dahil meron pong special law by virtue of Bayanihan 1 or by virtue of Bayanihan 2. But this time, we are working within the General Appropriations Act budget ng Department of Labor and Employment po. 2022 na budget na ng department, ano, as a committee. Sana nga. And nasa January pa lang tayo, Director Rolly. So, medyo dapat mas prudent po yung pag-spend po natin ng ating pondo. Kaya sana po maintindihan po ng ating mga manggagawa na hindi talaga lahat ng kategorya ay po pwede natin bigyan unlike in the past implementation of the program. Ilinaw ko lang, Asek Nikki, dahil nabanggit mo na ito ay manggagaling sa regular na pondo under the JA of 2022. Meron bang item sa JA na talagang para sa camp? Meron po tayo yung tinatawag na social protection line item. Kung saan nandyan po nakalagay yung TUPAD, yung ating GIP, yun ating pong adjustment measures program. So itong funds within that budget line item po ay po pwede po nating gamitin in any of those programs na nabanggit ko po. At iyan po ay kailangan po ng para siyang sort of realignment, pero ang approval po niyan ay within the secretary's level because the purpose of the fund will be used within the same budget line item din po. Nabanggit mo kanina, Asek Nikki, na hindi lamang itong camp ang pinaglalaanan natin ng pondo mula dyan sa special na fund na yan, pero para din sa mga OFWs na na-repatriate na or yung nasa on-site pa. Ang nabanggit yata kanina, another 1 billion earmarked for our OFWs. Kasabay na ipapatupad ito nung Camp 2022. Hindi po. Kailangan po na magbalangkas pa yung ating concerned bureau ng bagong polisiya para po dito sa pagpapatupad ng ACAP program for 2022. Nagmamadali ang ating mga kaibigan sa media, Asek, kaya bigay na natin ang mga tanong mula sa ating mga kaibigan. Unahin natin si Zen Hernandez ng ABS-CBN. Magandang hapon sa iyo, Zen. Hi, Director Rolly. Hi, Asek. Hindi, tanong ko lang kasi yung 1 billion, can you refresh lang our memory? Ito rin ba yung, ito talaga yung hiningi natin from Congress during the budget deliberation? Or is it lower than what we requested also?
Ms. Zen, yung pondo po na inilaan sana natin for 2022 when we were preparing for our budget proposal, hindi po ito napagbigyan. I think we were asking for about 3 billion, pero ang concept po nung ating proposal at that time is yung paid pandemic leave. Yun yung original niyan. Kasi ang tingin po namin, mas kakailanganin siya ng mga tao dahil nga nagkaubusan na halimbawa ng mga leave credits, dahil alam naman natin yung naging sitwasyon noong 2020 and 2021. And alam natin na bumabangon pa lang din ang mga kumpanya. So ang foresight natin when we were preparing for the budget of 2022, we proposed po yung paid pandemic leave. Kaya lang po, hindi tayo napagbigyan doon. Hindi po siya umabot sa level ng Congress, at the DBM level po ay hindi na po siya naisama talaga doon sa National Expenditures Program. Yun pong adjustment measures program natin kung saan pwedeng gamitin din for CAMP. Ito po ay nandoon sa line item na sinasabi ko kanina under social protection. Kabilang po dito yung TUPAD. Sa atin pong proposal, malaking pondo rin po yung ni-request po natin, pero hindi naman din po napagbigyan lahat. So in total po, for 2022, we have 26.5 billion TUPAD including the AMP program po na funds. Okay, approve. Yun yung approved as 26. Yes. Ah, okay. Pero mukhang mas malaki yung ano, allocation for TUPAD, tama? Yes, oo. Kasi technically, kung titingnan mo po yung line item natin, halimbawa, yung adjustment measures program po, the past years, hindi po din yan talaga umaabot ng 1 billion. Maybe a few hundreds of millions na po pwede rin naman pong gamitin, halimbawa, for emergency employment o kaya po for livelihood interventions. But since within ano naman, within the same line item naman po sila, inallow naman po kami ng DBM na gamitan portion of the fund para po sa CAMP para makapagbigay po tayo ng financial assistance. Okay, na-mention niyo rin yung pandemic leave kasi yan yung ano mainit na pinag-uusapan ngayon. And groups are pushing for the passage of the proposed pandemic leave ano na bill na nasa House of Representatives. Nakalagay doon na government ang magpopondos, which means willing po ang halimbawa DOLE and maybe its attached agencies to fund the pandemic leave if ever na maipasa yan. Of course naman po, kung ang batas na ipapasa ay may kaukulang paghuhugutan ng pondo, why not? Kasi in the first place, na-anticipate na po namin yan. And kung mapagbibigyan po kami ng pondo para dyan, anytime we can implement naman na po the program. Okay. So to paraphrase then my question, you support that kind yes. of proposal? Yes, yes. We do support that po. Okay, sige po. You feel na it is more needed. Bakit po? Kasi nung binabalangkas po namin yung mga budget, nakakarinig na po talaga kami ng mga hinaing ng mga workers na and even the employers, kasi syempre yung iba nag-advance na po sila ng payment sa kanilang mga manggagawa, especially during lockdowns. So parang ang dami nang ina-advance din ng mga employers. And then kung halimbawa na used up mo na talaga yung leave credits for the longest duration of the pandemic, talagang mauubusan ka po ng mga leave credits, kaya nagkakaroon po ng no work, no pay. Ang isang inalala din po namin when we were crafting that proposal po, may mga workers po tayo na nakakaramdam na po ng symptoms ng COVID, pero
hindi ho sila nagpapatest, ayaw po nilang umabsent kasi natatakot po sila doon sa no work, no pay. Kaya minabuti natin na bakit hindi natin saluhin yung mga ganitong sitwasyon para mabigyan po natin ng sapat na panahon ng ating mga manggagawa na makarecover po doon sa nararamdaman po nila. And at the same time, hindi sila mag-aalala kasi meron pong programa na susuporta sa kanila. Okay, sige ma'am. And then itong 2022 camp, will this also cover kahit yung mga nabigyan na dati? Opo. Magandang tanong yan, Ms. Zen, kasi nilinaw din natin yan kanina sa senior officials po natin when we were presenting the guidelines. Unfortunately, hindi po natin pwedeng i-cover yung mga nakaraan dahil ang coverage, ang nag-govern po na batas when we were implementing Camp 1 and 2 ay by virtue of Bayanihan 1 and 2. And Bayanihan 2, as we all know, ay nag-lapse na ito noong June 2021. So kaya din po tayo nag-issue ng panibagong guidelines para po linawin na within the scope of the budget ng 2022 po ng DOLE, ito lamang po yung mga parameters na po pwede po nating maibigay para sa Camp 2022 implementation. Okay, so again, excluded yung mga dati na pong nakatanggap ng 5,000 mula sa camp? Yes po. Yes po, excluded po sila po. Okay, ano yung ano doon? Logic din. Siyempre sasabihin nung iba, nakatanggap kami noon pero affected pa rin kami ngayon eh. Halimbawa sa alert level 3. Okay, ganito po yun. Kasi yung pinagbabasihan natin na sa application will be their registration in our system. So halimbawa, company A with X number of workers na register sila sa ating online system ng January 3. So we can verify that. Pwede po nating tingnan yung reports ng mga establishments. So yung case na sinasabi mo na affected sila noon, affected pa rin naman sila ngayon. Kung nakatanggap na sila noon, well and good. Pero kung hindi pa at biglang halimbawa lang, yung kumpanya na yon ay nag-operate na, tapos in the course of operation, biglang either temporarily close sila or na-reduce yung kanilang mga workers at nandun yung concerned worker na nag-benefit noon, ang pinag-uusapan natin is the current. So, pwede ha, ano lang to, parang hindi pa natin alam kung ano ang nasa system eh. So, pwede na kung nandun siya, pwede pong ma-consider in the evaluation. Okay. So pwede pa rin mag-apply, ma'am, kung totoo namang affected through an evaluation process. Yes, opo. Okay, sige po. Kasi baka syempre yung iba talaga namang affected ulit, no? Hindi naman yata maiwasan na may maulit na maapektuhan ulit. All right. And then finally yung ano lang po, nakita ko lang yung advisory regarding this fake guidelines on unvaccinated. Ano bang rules? Meron bang dapat bang magbayad ang isang worker ng bond? Kasi nakalagay dun sa fake guidelines, may bond na 6,000 pag unvaccinated, ibabalik pag nag-negative sa PCR test, pero pag positive, wala, magbabayad ka. So ano lang, just to be clear lang sa ating mga kababayan. Hindi ko alam kung nabanggit yan ni Director Rolly kanina, but that's a fake news. Wala pong issuance ang DOLE. Wala rin pong issuance ang IATF or si Secretary Nograles about it. Nakita ho namin kanina yung fake na letter or memo. Wala po yun. Sa ating pong mga kababayan, wag po tayong magpapaloko. And yung mga nakalagay po doon yung pangalan ni Sec. Bello at saka ni Sec. Carlo Nograles, hindi naman po yun yung mga pirma nila. So parang alam mo yon, kung ang mga kababayan po natin ay kilalang kilala itong mga signatories na ito, magdududa po sila doon sa ganong issuance. And we will never issue such information po or guidelines po.
Ano bang rule sa bond, ma? May ganyan ba talaga? Wala po. In baka, any form? Baka po mga enterprising ano lang ito, mga agencies. We don't know. We really don't know. Sabi nga namin, ipatrace natin. I'm sure may mga digital footprints yung mga yan at i-report po natin sa cyber crime investigation unit po natin. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Director Rolly. Thank you. Thank you, Zen. Enterprising, unscrupulous individuals, ano? Okay. Ang susunod po natin, magtatanong si Sam Medinilla ng Business Mirror. Magandang hapon, Sam. Hey, good afternoon, Sir Roddy. Good afternoon, Ma'am Tutay. Ma'am, magtatanong lang po kami kung kailan po kaya expected na ma-implement yung, ano, yung 1 billion camp for 2022? Opo. Hopefully po, by next week, open na po yung ating online application system for this. So, ang timeline na tinitingnan natin, isasalang namin kay SEC yung adjusted guidelines for his signature. And then once it's signed, we'll give ourselves mga 2 days for the publication of the guidelines. And hopefully by next week, we can start the rollout na po. Ayun. Tapos ma'am, tanong rin namin kung yung bang 1 billion kasama na rin doon yung 50 million na i-allocate for the tourism sector? Hindi po. Iba pa po 'yon. Technically, so that's 1 billion and 50 million for camp. But the 50 million is dedicated for tourism sector workers and they are already excluded. O, talinawin ko, excluded sila dito sa 1 billion camp. So kung nakatanggap na sila doon sa tourism facility natin, hindi na po sila po pwede na makatanggap dito po sa 1 billion funds na camp po natin. Bali, ma'am, masasama sila doon sa ilalabas na guidelines for camp 2022? Or separate po yung program para doon sa tourism industry? Yung pong 50 million camp for tourism workers will be under the joint memorandum guidelines of the DOT and the Department of Labor and Employment. It has undergone legal scrubbing na po and anytime soon po pwede na rin po siyang mapirmahan ng ating Kalihim Bebot Belyo at ni Secretary Bernadette Romulo Puyat po. Bali, ma'am, ask ko lang po kung ilan po kayang tourism workers yung magbe-benefit doon. Tsaka kung 5,000 rin po ba yung ano, yung ibibigay doon sa mga affected tourism workers. Opo, 5,000 pesos din po. Ito po ay para lamang sa workers in tourism establishments in the National Capital Region na-declare under Alert Level 3. So mga 10,000 workers din po, tourism workers din po ang magbe-benefit po nito. Ayun po. Tapos punta na lang rin po ako dun sa ano, yung sa quarantine, paid quarantine leave. May study na po bang ginawa yung DOLE tungkol dun regarding dun sa feasibility nun? At saka meron po bang recommendation yung DOLE kung government or private sector yung dapat mag-shoulder ng quarantine leave? Okay, kung isa sa batas po siya, mas maganda na ito po ay syempre funded na po ng private, not the government. Pero ang problema mo kasi dyan, anything na ibibigay mong social security sa ating mga manggagawa, ito po ay ikakaltas pa rin sa establishments and sa mga workers. So parang hindi ka pa nakakabangon, meron ka pang mga ganitong gastusin, might as well i-provide po muna siya ng government. Tapos, as regards the study, wala naman kami Sam na talagang yung masinsinang pag-aaral na ginawa. Ang nakita lang namin talaga is yung sitwasyon po ng ating mga manggagawa, yung pagpapakinig po sa mga hinaing nila
At sa dami po ng mga love letters na dumadaan po kay SEC sa aking opisina at sa ibang opisina po within the department, makikita po natin yung pangangailangan po talaga ng ating mga manggagawa. Thank you po, ma'am. Thank you, Sir Roddy. Salamat po. Thank you, Sam. SEC, susunod po natin magtatanong. Na-miss din natin to. Si Mayan ng Philippine Star. Magandang hapon, Mayan. Ay, good afternoon po, Asik. Ay, Mayen. Ma'am, yun lang pong ano, clarification ko na lang. Kasi sabi mo, talagang displace lang ang mabibigyan. Permanently. Kung yung mga temporarily displaced, hindi po kasama. Miss Mayen, ganito. Permanently displaced by virtue of permanent closure and retrenchment. So that's one category. And then yung mga temporarily retrenched workers by virtue of temporary closure of the establishments. So pwede pa rin pala. Hindi permanent, pwede lang pala kahit temporary closure. Mm-hmm. Yes. Yan po yung correct. Masasakop na 200,000 na in-expect nyo. Yes po. Thank you po, si Asik. Thank you po. Thank you, Mayan. Asik, ang huli magtatanong si Donna Pasibugan ng Inquirer. Magandang hapon, Donna. Hello po. Good afternoon. Hi, Donna. Good afternoon po. Asik. Okay. Sorry. Ayan. Naririnig na po ba ako? Yes, yes. Yes, yes ma'am. Opo. Ma'am, may nabanggit po kayo kanina na so far po ang around 11,000 po yung workers reported who were laid off either due to permanent closure or retrenchment. At saka may 2,000 na who lost their jobs due to temporary closure. Saan po galing itong data na ito? Ano po ang covered po nito? Apo. The data was called from our online establishment reporting system, yung tinatawag po natin na ERS. Talaga pong minomonitor po natin yan. And the period covered is January 1 hanggang January 15, 2022. Ma'am, ito po ba isa NCR lang? O yung other areas under alert level 3 like Calabar Zone and Central Luzon? Opo. Nationwide po ito, yung atin pong data, ang pinakamarami po na affected ay nasa National Capital Region. Sumunod po yung Region 4A, yung ating Calabar Zone. And then Region 12. Okay, thank you po. Thank you, Donna. Huling-huli na, Asik, if you don't mind, no, si Ma'am Nena Bihar ng DZAS. Magandang hapon, Nena. Magandang hapon po, Asik. Bali, doon po sa nabanggit yun na libo-libong mga employees na maapektuhan. Ano-ano po mga ano yun? Kategory ng mga manggagawa na maapektuhan? In terms of the category, if you say whether they are permanent or contractual, we don't have that information po. Pero in terms of the industry group that they belong to, yun po ang ating disaggregation ng mga affected workers. And most of these are from the administrative and support service activities, meron pong agriculture, meron pong construction, manufacturing, and other services po. Maraming salamat po, Asik. Thank you, Nena. Asik, I'm sure start kahit ngayon pa lang, madami na mag-aabang dyan sa ayuda na manggagaling sa DOLE. Oh, dahil 5,000 yan, napakalaking bagay. Kahit na maliit na halaga, pero para sa mga pangkaraniwang
manggagawa ng mga kababayan natin na palaking bagay yan. Palaking bagay para maitawid ang kanilang sitwasyon sa pang-araw-araw. Baka meron kang mensahe doon sa mga umaasa na hindi lamang sana 1,000 or 5,000 kundi sana madagdagan pa at sana mas marami ang makinabang dito sa ayuda ng Department of Labor through Camp 2022. Go ahead please, Asek Nick. Opo, maraming salamat Director Rolly sa pagkakataon sa atin pong mga kababayan. Nilalatag na lang po natin yung final guidelines po na magiging pananggap po natin dito sa pag-implement ng Camp 2022. And hopefully po, starting next week, we will be able to open the application system na po para sa ating mga kababayan. Pangalawa po, doon sa mga hindi po mahahagip ng programa na ito, asahan niyo po na meron pa namang ibang programa ang DOLE na po pwede pong umalalay sa pangangailangan po ninyo, kagaya na nga po nung nabanggit ko kanina na Emergency Employment Under TUPAD, pwede din po yung ating livelihood programs at pwede rin po yung ating financial assistance also for repatriated OFWs and those on-site who are still affected but pa rin po by the pandemic. Paarangkada din po ang ating mga iba-ibang programa. Kung hindi man kayo ang mabiyayaan dito sa kampo, pwede po siguro yung mga dependents nyo po na mga kabataan, pwede po silang mag-avail ng government internship program po natin or GIP at saka special program for employment of students and also Jumpstart Philippines na kung saan pwede rin naman pong kumita ang mga dependents po natin na mga kabataan kung sakali po na sila ay pala rin na makasama po sa programa na ito. Maglalabas rin po kami ng mga parang procedure and other information po na po pwede po nating i-post sa ating mga social media para po ma-disseminate po natin ng maayos. I'll caution na rin po everyone, ang inyo pong matatanggap ay kumpleto na 5,000 pesos. Wala po dapat itong anumang bawas. At kung sakasakali po na may mga tao na nag-i-interest po ng hindi maganda sa pamahalaan, o pwede pong i-report nyo po agad para po ma-prevent po natin yung further po na pandadaya kung meron man ang ibang tao na nagsasamantala po sa kasalukuyang sitwasyon po natin. Yun lamang, Director Rolly, at maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Assistant Secretary Dominique Artutay. Tama yung observation ni Secretary Bebot. Pag nagkakaroon ng symptoms ng COVID, parang nagbo-bloom. O, kami si Asek Nicky, o? Ang bihira. Thank you again, Asek Nicky. Maraming salamat for your time. And for sa ating mga kaalaman, mga bagong kaalaman para na inaasahan, no? Naasahan ng ating mga kababayang manggagawa. Thank you very much, Asek Nicky. At salamat po. At kaibigan, mga kababayan. So, bantayan na natin, no? Next week, sabi nga ni Asek Nicky, nako. Ulitin nyo na yung inyong mga employers para ngayon pa lamang ihanda na ang mga requirements, documentary requirements para pagdating na pag-ready na yung ating online system by next week, submit na agad at para nasa unahan na tayo ng pila at maproseso na ng mga regional and field offices. Pero pagkaunawa ko ay, parang isesentro sa mga regional offices ang processing yan para mas mabilis na ma-aproba at ma-process ma-release ang pondo. Mga 3 days lang yata, no? Hindi ko na nakalimutan natin i-clarify kay Asek Nicky, parang 3 days lang ang kailangan upang either makatanggap kayo ng notice of approval or disapproval, and after which pwede na mahintay ang release ng ayuda sa inyong mga through the remittance centers, if I'm not mistaken. Okay, so abangan natin next week, mga kaibigan, mga kasama, mga manggagawa, yung mga nangangailangan na ngayon, konting tease pa, at hopefully the assistance of government through the Camp 2022 will be with you the soonest na maayos na to. Okay, so
At this point, nais namin kayong pasalamatan. Thank you to our friends and media for joining us this afternoon. Thank you for your time. Sa atin din po mga sumusubaybay, lalo na sa Facebook. Manantili po kayong nakasubaybay every Monday, Wednesday, and Friday dito po sa ating regular na kwentuhan sa Vicafe Adole. At doon po sa ating mga kasamahan na nasa ibayong dagat, maraming salamat at huwag po kayong mag-alala yung po mga pending tulad ng sinabi ni Secretary Bebot kanina, yung pong mga pending ng na application for camp, mapopondohan na po yan but hinihintay lang po yung mga detalye, yung bagong guidelines upang mabilis na ma-release na ang pondo do sa mga pending applications under camp. Yan po yung mga repatriated na at yung mga pauwi pa lang affected ng COVID natin, mga manggagawang OFW. So until next time, hanggang sa susunod na Biyernes po, hanggang sa Biyernes, we'll see you on Friday, pero bago ang lahat, ulitin ang lagi na lang paalala ni Secretary Bello. Patuloy na tumataas ang kaso ng COVID, kaya yung mga kababayan natin, magpabakuna. Yung mga meron ng bakuna, magpa-booster. Okay? At panatilihin, i-observe ang minimum public health protocol. Okay? So, again, sa ngalan po ng Department of Labor and Employment at ni Secretary Bebot Bello, magkita-kita po muli tayo. Magandang hapon sa inyo lahat.